Hello po. Good morning. Umaga kay ganda. This has been negated by a biblical or some minister. Yields. I am completed. I am rich. Let the Holy Spirit be our guide. Smart language. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best and all the rest to you. Umagang kayo ganda, si Jesus ang kasama. Blessed day po sa inyong lahat na tunay na nagmamahal at minamahal ng Diyos. This is Pastor Sara Garduque, your morning devotion leader today. Let us pray. O aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po na pumapailan lang ang aming tinig ng pagpapasalamat sa iyo. Kasabay ng pagtanggap namin ng panibagong biyaya sa umagang ito, sa araw na ito, itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa puso ng bawat isa sa amin, lalo't sa mga kapatid namin na sa umagang ito'y handang makinig
at handang humayo, Panginoon, upang maipamuhay ang mga inspirasyon na nagmumula sa iyong salita. Pagpalain mo pong bawat isa sa amin, Panginoon, habang kami ay nakikinig sa iyo at ninanamnam namin, Panginoon, ang meditation na ito sa umagang ito. At ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, ay iyo pong itago sa iyong likuran at ibaba, Panginoon, upang maitaas ka sa aming kalagitnaan at sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Today, we continue to celebrate love as the theme for this month. And last week, I talked about celebrate love, and that is the power of forgiveness. At ngayon po, binigyan ko siya ng title na Sana All. Binuot ni Jesucristo ang lahat ng kanyang kautusan sa dalawa lamang. Yung ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Yun ay sa Mark chapter 12 verse 30 na kanyang sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Take note dun sa apat po na sinabi niya, heart, soul, mind, and strength. Laging pinangungunahan ng salitang all. All your heart, all your mind, all your strength. Laging nangunguna yung all. Hindi pwedeng half, hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng kapiraso, hindi pwedeng may vacuum, hindi rin pwedeng may puwang ang pag-ibig natin sa ating Diyos at sa ating kapwa. Hindi pwedeng paunti-unti, hindi pwedeng kung kailan natin gusto, kundi kailangan punong-puno, buong-buo, at todong-todo. Sabi nga po ni Reverend or Pastor Joey Umali sa kanyang mga salita na lagi nating naririnig, hindi papasaraw po sa Panginoon ang kahit konting pagtingin. Di po ba't merong awit na kahit konting pagtingin sa Panginoon na hindi papasayon? When you love, you must love completely. Kapag ikaw ay nagmahal, kailangan buo. Kailangan complete. Or do not love at all. Kung hindi mo kaya yon, huwag ka nang umibig. Ang unang binanggit ay, love the Lord, your God, with all your heart. This is the foundation of the other three, soul, mind, and strength. Ang pag-ibig po, ang pundasyon ng lahat. Ang pag-ibig, ang pundasyon ng pagkakalikha ng ating mundo. Because of God's love. What does it mean to love God? With all your heart. Ano ba ang ibig sabihin ng mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo? It means putting sincerity into your love. Kailangan maging sincere ka dun sa pag-ibig na sinasabi mo o pinapahayag mo. Ibigin mo ang Diyos ng may warmth, yung may init. Di po ba ang hirap atang sabihin ng isang tao sa'yo na mahal ka niya pero walang warmth? No? What does it mean to love God with all your mind, ng buong pag-iisip? It means putting intelligence into our love or into your love for the other person or for to God. Putting your intelligence. Ibigin mo ang Diyos ng may katalinuhan. Importante po yan. What does it mean to love God with all your strength, ng buong lakas mo? It means putting intensity into your or intensity or action into your love. Yun po ang kahulugan nun. Ibigin ng Diyos ng hindi lang sa salita, kundi sa action. Meron pong isang matandang lalaki na minsan ay nagsabi sa kanyang pastor, Pastor, nagsisimba naman po ako kahit dito sa bahay. Nagagawa ko po yun. Di po ba pwede naman pong mag-worship, magsimba sa Panginoon kahit nasa bahay? Tinanong po siya ng pastor, Tatay, may karamdaman po ba kayo? Sabi ng matanda, Aba Pastor, lakas-lakas ko po. Araw-araw po akong nag-exercise at saka nag-jogging. Bata pa po ako, Pastor, kalakasan ko pa po. Wow, how do you say that you put your love to God
with all your strength kung hindi ka naman makalapit sa Diyos. So, it only means na hindi lang natin siya iibigin sa salita, kundi sa ating gawa. Kapatid, sa oras na ito, nais kong mag-reflect ka. Paano mo na ipapakita ang tunay na pag-ibig mo sa Diyos? Sana po, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sana all. Let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat buong buo na ibinigay mo sa amin, ipinadama mo sa amin, ipinaglingkod mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, O Diyos, sa iyong anak na si Jesu Kristo na sa pamamagitan ng buong-buong pagsasakripisyo niya ay naranasan namin ang pagpapanumbalik ng aming relasyon sa iyo, O Diyos Ama. At dahil sa buong-buong pag-ibig ni Jesu Kristo at sakripisyo niya, kami ay mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan na siyang nais mo sa amin upang buong-buo na makasama mo kami. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatid sa pananampalataya na ngayon ay nanonood. O Lord, sino man po sa kanila ang meron pang doubt sa kanilang sarili sa pag-ibig mo, hinihiling ko po sa pangalan mo, Jesus, na ito ay maranasan at lubusan nilang maramdaman sa pamamagitan ng pagsusuko, pagsusurrender ng kanilang buhay sa iyo. At panalangin ko, O Diyos, sa mga kapatid namin na may suliranin, na may pinagdadaanan, na may karamdaman, Panginoon, o mayroong pinaghahandaan sa kanilang pagpapagaling, Panginoon. In the name of Jesus, our Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob. Our Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Touch them, God. Visit them and heal them. In the name of Jesus, yung lahat ng mga magulang, O Diyos, na mayroong suliraning pinagdadaanan sa kanilang mga anak. Ito po yung panahon, O Diyos, na mas lalo nilang kailangan na maranasan ang dakila mong pag-ibig. Kaya naman, O Diyos, hinihiling namin at ipinapahayag ko na sa pangalan mo, Jesus, sa makapangyariang pangalan mo, Jesus, at sa malawak mong pag-ibig sa amin, ay maranasan nila ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin at hinihiling namin ito sa lilim ng pag-ibig ni Jesu Kristo. Amen. Amen. Patuloy po ninyong i-like o subaybayan ang lahat po ng ating online ministry sa NAXU MC, lalong-lalo na yung UKG Everyday. I-like nyo ang ating FB page upang sa ganon maging pagpapala sa inyo ang lahat ng inyong natututunan at lahat ng inyong naririnig. Be blessed and be a blessing. This is Pastor Sara Garduque once again saying God loves you and God cares for you. Maya ayabak po kekongan.